Magandang araw mga Kamidrayon TV. Pagpasok pa lang natin dito sa mismong bahay ni Madam Liz, makikita na ninyo yung action nila sa pagbabalot ng ipamimigay sa mga biktima ng sunog dito sa may Don Bosco, Paranaque. Maging siya ay unhan sa pagbabalot para sa mga pawisan. Kaya tayo, hindi natin maiwasan na hindi tayo tutulong kahit ganun pa man ay makaambag tayo sa ginagawang ito ni Madam Liz na pagtulong sa ating kapwang kapuspalad. Sa araw na ito ay meron tayong gagawing special lang dito sa Paranaque. Ating kakapanayamin si Madam Liz sa ginagawa niyang pagtulong sa ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga ikahusa buhay. At ngayon ay tutulungan niya yung isa sa nasunugang lugar dito sa Paranaque. Si Madam Liz. Yes, good afternoon everyone. Ayan, pupunta po tayo ngayon sa Paranaque, Don Bosco. Nasa 180 families po kasi yung nasunugan doon. So, mamaya doon po ang lakad natin. May tanong ko lang sa'yo, gaano mo na katagal ginagawa itong gantong klase ng activities? Actually, matagal ko na pong ginagawa ito. So, dati pa man, hanggat meron, pag may medyo naiipon, tutulong, magbibigay hanggat kaya. Napakalaking bagay, napakalaking tulong sa ating mga kababayan. Ano yung pumasok sa isipan mo at pinasok mo itong gantong bagay sapagkat hindi ito napakadali, napakahirap ito bukod sa expenses, yung hirap, yung pagod sa pagtulong. Ano yung pumasok sa isipan mo at pinasok mo itong bagay na ito? Para sa akin po kasi, nagsimula po kasi yan nang isipin ko ang pagtulong sa ibang tao is nagsimula sa kapataan namin. Nagmula kami sa sobrang hirap na buhay. Parang doon ko naisip at doon ko sinabi sa sarili ko na darating ang isang araw, kung ako yung magkakaroon, gagawin ko yung pangarap ko para tumulong sa ibang tao at sa kung sino pang nangailangan. Napakabuting puso. Bilang pagtatapos, ano yung pwede mong ipaabot sa ating mga viewers, sa ating mga Kamidrayon TV, na hindi lang sa ikaw ay kanilang gayahin, sa halip ikaw ay maging inspirasyon nila sa mga ginagawa mong pagtulong, lalong-lalo na dito sa mga kapuspalad nating mga kababayan? Yung para sa akin naman po, lahat po tayo, meron tayong karapatan or meron tayong side para tumulong kahit kanino. So, sana po lahat, kung meron at alam po natin na medyo nakakaamat po tayo, magbigay tulong po tayo sa mga taong nangangailangan. Kasi lahat naman po yan, ibabalik naman po sa atin yan. Hindi man po tayo manghangad ng kahit na anong kapalit, pero ang mahalaga po, nakapagpasaya tayo at nakatulong sa mga taong nangangailangan. Yun lang po at sana po, gayahin din po ng marami, gawin nyo rin po ang tumulong sa ibang tao kasi hindi lang po ay isang araw, hindi lang po ay isa yung kumbaga parang maraming araw na pwede nating gawin ang tumulong sa ibang tao. Sana maging open po tayong lahat at makita natin na marami ang tao na nangangailangan. Yun lang po. So yan si Madam Liz, talaga napakabuti ng kanyang puso. Sana yung iba sa atin na nakakaangat naman sa buhay, huwag tayong matakot tumulong sa ating kapwa. Salamat at magandang araw sa iyo. Maraming salamat po. Mga Kamidrayon TV, ito yung ating mga binabalot kanina at ready to dispatch na para dun sa mga biktima ng sunog dito sa may Don Bosco, Paranaque. Mga Kamidrayon, hindi lang tayo magbablog ngayong araw na to. Tutulungan natin sila na paghakot at pagkakarga sa sakyan. Tara! At
Oh. May dala pala sa sakyan niya. Bunin tayo mo kaya. Hindi, okay na yan. Baka mabalian ka dyan. Kami na, kami na. Mga kamindurayon, bali apat na sasakyan kami. Itong sa akin, dalawa kay Madam Liz, isa dito sa mga tauhan niya, at kami ay handa na ngang tumungo doon sa mismong target area para sa mga biktima ng sunog dito nga sa may Dundusco, Paranaque, na humigit kumulang 200 pamilya ang kanyang matutulungan ngayong araw na ito. Bali apat na truck. So, undago na tayo mga Kamindurayon TV. Hindi naman gaano kalayuan yung ating tatakbuhin dahil ito si Madam Liz ay taga rito rin sa Paranaque. Maikwento ko lang, talaga namang lahat naman tao ay maraming gustong tumulong. Ang kakulangan lang, siyempre, unang-una ay pera. Kaya itong si Madam Liz ay saludong-saludo ko sapagkat hindi lahat ng tao ay katulad ng kanyang pag-iisip. Marami rin naman ang mayroong pera, mayroong kapasidad na tumulong, pero hindi nagagawa. Hindi na natin sila ipipinpoint. Basta ang importante ay malaki ang kanyang naiambag dito sa mga taong biktima ng kahirapan. So mga Kamindurayon, nandito na nga tayo sa site ng pamimigay. Dito natin ibababa lahat ng goods na ipamimigay ni Madam Liz. At ayon nga doon sa nakausap na admin ng barangay, ay andito ng lahat yung pagbibigyan. Nakikita niyo yung mga kubol na green na asul na yan. Dito sila pansamantala na naka-stop mula nung sila ay nasulugan. Mga Kamindurayon TV, itong nagsasalitang ito yung admin ng barangay at siya yung nag-aasiste sa atin para sa pamimigay nga ng tulong dito sa mga biktima ng sunog. Sa kabila ng pagod, hirap, ano yung nararamdaman mo sa ginagawa ninyong pagtulong? Masarap sa feeling. Masarap sa feeling? Ano, maraming natutulungan si Madam. At isa ka rin doon? Oo naman. Salamat. Mga Kamindurayon TV, nakikita ninyo naman yung mga nasa likod ko. Ito yung mga nasunugan dito sa ating Dusko, Paranaque. At yun ang binibigyan ni Madam Liz ng goods para pansamantala ay matulungan sila kahit papano. Sinasabi dito nung barangay admin, kailangan mayroong green card. Ito palang green card na ito ay galing sa DSWD na kapag kami mga dumarating na gartong tulong ay yun ang kanilang ipipresent para pirmahan tanda na sila ay nakareceive na ng tulong mula nga sa katulad ng ganitong ipinamimigay ni Madam Liz sa kanila. Yun ay tawag ko yung mga ipinado ko sa mga kapitbahay. Ano ba? 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 Ano ba
Caldero, tsaka Kalan. Yan ang wala sa inyo. Hanggang kailan kayo mag-i-stay dito? Mas mahirap mag-i-stay dito. Mainit. May mga electric pa naman. Walang electric pa. Ayan, magpasalamat po tayo sa mag-asawa. So ayun nga mga kamindurayon, ayun dun sa ating nakausap ay kailangan nila ng kaldero at saka Kalan dahil gusto nilang magluto dito sa kanilang pansamantalang tinitigilan. Hindi rin nila alam kung hanggang kailan sila mananatili dito at mailipat naman sa maayos na tirahan, pero yun ay nakadepende pa rin sa lokal na pamahalaan ng Paranaque. Anong pangalan nyo, Lola? Anong pangalan po nyo? Hilda. Matagal na po kayo dito sa Don Bosco? 1986 pa kayo dito. Bali yung mga anak nyo, dito na rin lumaki. Sige nanay, maraming salamat po. Okay, sige. Mawawala yung pagkasitisin ninyo. Patuloy na nagbibigay ng instruction itong admin ng barangay at lagi niyang ipinaalala yun nga ang green card na inisyo ng DSWD. Siya nga pala mga Kamindurayo TV, para dun sa mga iba pa nating mga viewers na hindi pa nakapag-subscribe sa ating channel, pakipindot yung subscribe at papindot na rin yung bell button para ma-notify kayo sa susunod nating mga video. Salamat po. Mga Kamindurayo TV, tapos na nga yung pamimigay dito sa halos 200 pamilya. At mukhang ito namang mga batang ito ang pasasayahin ni Madam Liz. So mga Kamindurayo, nagpag-imis pa nga si Madam Liz dito. Makikita natin dito sa mga mukha ng mga bata na sobrang saya nila. Pansamantala ay nakalimutan nila ang dumaang trahedya sa kanila at sa kanilang pamilya. Mga Kamindurayo TV, tapos na nga yung ating ginawang donation drive ni Madam Liz doon sa Don Bosco, Paranaque, na kung saan ay halos 200 pamilya ang biktima ng sunog ang kanyang natulungan. Iniwan na nga natin siya doon dahil busy siya sa pagpapalaro ng mga bata. Dito nakita natin na hindi lang matanda yung kanyang napasaya, kahit bata ay kanyang napasaya at nalimutan pansamantala yung trauma na dinaanan ng kanilang pamilya. Yung masunugan, sabi nga, manakawang ka na ng halos 20 pagnanakaw, huwag ka lang masunugan ng isang bisis. Kaya sana ang hiling natin ay mabigyan pa siya ng mahabang buhay, bigyan ng kalusugan sa katawan, at bigyan pa ng maraming blessing upang sa ganun ay marami pa siyang matulungang mahihirap na Pilipino. Kaya maraming salamat din sa mga Kamindurayo TV na sumubaybay sa araw na ito sa vlog nating ginawa dito sa Don Bosco, Paranaque.